Hello guys, welcome back to our channel. Ang ating lulutuin sa araw na to ay tatawagin natin tofu kumba. So, medyo healthy siya. So, simulan na natin ang pagluluto. Simulan natin sa ating tokwa. Meron tayo dito ang dalawang blocks ng tokwa. Slice lang natin siya. And then, ang ating gagamitin tulad ng garlic o bawang. So, ipipil nyo lang at saka nyo siya ipacrush. And then, sulutin natin yung ating pagtagal pambala. So, ito yung saba na nabili namin na frozen. So, iwaan nyo lang siya diagonally. And then, later, ipiprito din natin siya. Even yung ating tofu, ipiprito rin natin siya. Okay, hiwain lang ng hiwain yung ating tofu. Bali, frozen nga siya kanina. Tapos na ito lang, kaya malabo na siya. So, ipiprito muna natin yung ating tokwa. So, i-ano nyo lang siya guys, hanggang mag-golden brown lang siya. Hindi naman siya kailangan na prito-prito. At least medyo golden brown para hindi siya naturo pagka nailuto na natin mamaya sa ating kumba mixture. So, tuloy lang natin hanggang matapos o hanggang ma-fry yung ating tofu, and we'll be back. Ito na yung guys, yung ating inaantay na magiging color ng ating tofu. Yeah, so, gamit lang tayo ng paper towel para matanggal lang ng konti yung ating oil. And then, isunod na natin yung ating saba, yung ating sagi. So, ipapry lang uli natin hanggang mag-golden brown yung ating saba. So, balik tayo later. Guys, yung ating saging, ayan, pagka medyo brown brown siya, alam natin luto na, pwede na natin siya. So, ihanda natin yung ating pot. So, sa pot, lagyan natin ang 3 cups ng water. So, sapate lang natin. Pwede natin mag-let ang 3 cups. And then, idagdag natin yung ating barbecue marinade. Kailangan natin ng 1/2 cup ng barbecue marinade. Idagdag natin ito sa tubig. Meron din tayo dito oyster sauce. Kailangan natin ng 1 teaspoon or yung lang kutsarita. And then meron din tayo dito yung banana blossom o yung bulaklak ng saging. So, ito yung dry na, pinapad lang namin sa tubig para medyo maging fresh. And then, some oregano. Ang oregano dito na bibili lang namin ng, ano na siya, yung ground. Hindi siya matali sa ating mabulog pa. Idagdag din natin yung ating garlic na na-crush kanina. And then, kailangan din natin ng brown sugar. 1 kutsara or 1 tablespoon. Pagsamasamahin lang natin lahat sa ating pot. And then, kailangan lang natin ng 1 star anise. Kailangan isa lang kasi medyo matapang yung lasa. And then, pakulaan natin. Ayan. Nakalimutan natin banggitin yung ating bay leaf, mga 2 piraso. So, dito yung ating cornstarch. Yung
1.5 tablespoon ng cornstarch. Tatawin lang natin sa ating 2 tablespoon ng water. Ito yung tawag natin. And then, check lang natin ng ulit-ulit. Bukas at sara. Bukas at sara. Hanggang sa... Ayan na. Binuksan na naman. So, nilagay na natin yung ating fried tofu. So, lagay lang ng lagay hanggang sa makonsume natin lahat yung ating naipritong tofu. Ayan. So, halo-halo lang natin after natin may lagay. Hanggang sa ma-absorb na ng tofu yung ating sabaw para kumapit hanggang kalob-looban. So, tapuan ulit natin maya-maya at papunuin. Ayan. So, check ulit. And then, kailangan natin ng dalawang itlog. 2 hard-boiled egg. So, kung gusto nyo mas parami at mas maganda, kayo lang bahala. So, pag nakulunos siya, iibusan natin yung ating cornstarch mixture. So, para lang mag-thicken yung ating sauce. Kasi pag hindi mag-thicken sauce, parang ano lang siya. Parang sabaw lang. Pero gusto natin, medyo malapot yung ating sauce. So, dulo lang natin hanggang sa maluto yung ating sauce at mag-thick na siya or lumapot. Katapos ng mga 5 minuto, ayan na siya guys, medyo na-absorb na ng ating tofu yung ating sauce. Medyo nabaga na siya. At tick na rin yung ating sabaw yung ating sauce. Kanina medyo malamdag yung mga yung sauce. Ito na guys, ready na. So after ulit nung tinakpan ulit din na tsaka ulit binuksan, after 2 to 3 minutes, ready na siya. So yan. Ready to eat na siya guys. Pero medyo matagal lang kasi dito yung pagkakat at saka pagkakry ng ating tofu at ng mga sagi. So, mapapansin nyo, hindi natin sinama yung saba, yung sagi. Yan na lang yung magiging toppings natin sa ating tofu. So yung lasa o yung tamis o yung ala, kaya nang bahala mag-adjust. If you want it to be a bit sweeter, you can add more sugar or a bit saltier, dagdagan nyo na asin. So, ayan na guys, so, ready na siya for dinner or for lunch. Pwede siyang ulam o pwede siya at itself. Hindi kumpleto na siya, meron siya para protein or meron din fruits or ano ba yung sangi, fruits ba? Pwede siyang para ng carb, no? And then the egg. So, try nyo guys sa inyong mga bahay. Ano na ba yung mga pinagsasabi ko? So, ito na guys ang ating dish for the day. Ang tofu humba. Isang dish na naandyan na ang lahat ng kailangan. So, all in one ba? At muli po kami nagpapasalamat sa lahat ng aming mga subscriber. Maraming pong salamat. So, araw-araw may nalalagas pa rin, may araw-araw may nadadagdag. So, tuloy lang ang laban. At kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to hit the like, share, and subscribe button. At huwag mo rin kalimutang i-hit ang notification bell para ka-updated ka sa aming mga videos na ina-upload. Hanggang sa muli, paalam, bye!